dream role ko si Judas at si Jesus. Pero kung gano'n na lang yung attack na nangyari kay Pura Luca Vega, paano kaya yung babaeng Jesus ano? About sa theater, kasi sobrang ano na tumataka from rep, tuwing himala, and so ano. May, kasi ngayon bumabalik na uli sila, nine words sa sarili. Peta, do you have any plans na for this year or next year? Early next year, I will come home to Tamhalang Pilipinas. So, what particular mo siya gagawin? Hindi ko alam kung pwede ko nang sabihin, so sasabihin ko na lang. Pero looking back, ano yung pinaka mas tumatak sa'yo? Yung nagustuhan mong performance na nagawa mo na? Na-enjoy ko talaga yung Tik-Tik Boom. When we did it early on, mga 2000. Soon pa, we were singing about the turn of the millennium. Diba? Siya, ano yun eh, 90s. From 89 to 90, nung sinulat ni Jonathan Larson yun, 89 to 90. It was the end of a decade. We did it at the end of the millennium. Jet Pangan, Michael Williams, as Y2K was a real threat. I love that musical. And iba talaga yung hinuhugot sa'yo ng himala. Iba yung investment ng buong katawan mo pag ginawa mo yung himala. This is the himala in circuit? In circuit. Ah, yung open area. Kasi walang ano yun eh, parang papasok kayo inside. Yun. Is there any, ano, yung character or na gusto mong gawin? Kasi, di ba, or any type of, ano, play? My favorite musical has always been Jesus Christ Superstar. And dream role ko, si Judas at si Jesus. Pero kung gano'n na lang yung attack na nangyari kay Pura Luca Vega, paano kaya yung babaeng Jesus ano? Pero it's a story for everyone and it's a story everyone can tell. So yes, I want to play Jesus in Jesus Christ Superstar. Recently, nag-post si Chito about feeling niya ito yung parang golden age or so ikaw ba between since matagal na rin yung experience mo and nakita mo yung before and after as with singers compared mo naman masasabi mo yung mga ngayon yung golden age or hindi ako magpapangahas na i-claim na itong panahon na to yun kasi nung panahon ng Manila Sound golden age din yun eh yung panahon nila Nick Abelardo golden age din yun eh I mean it's nagbabago lang uli yung landscape ng music and ang daming nabibigyan ng oportunidad so it feels like it's making a comeback but when Chito came out around their time sumabog yung band scene that was a golden age so Hindi ko siya maklaim. Talagang may cycle sa OPM and as long as we believe na meron tayong kwento, na meron tayong boses na dapat pinapakinggan, hindi yan mauubos. There will always be the resurgence of that golden age. It's not just now.